remaining. Yon! Welcome back dito sa ating coverage ng Star Ladder Minor. Again, this is our lower bracket match, Alliance versus Boom Esports. And samahan nyo kami, kami ang mga magiging kaso nyo for this game. This is Village. And I am Private Dan. Iyan, and I am Private Dan na medyo nagiging transparent na. Ito na naman ang spot ko pala. Iyan, pero syempre dahil nag-relive tayo, mga sir, alam nyo na. Sa ating 170 viewers, please do share our stream. Make sure na naka-public yan. Ayan. And kahit hindi na sa groups. Bipar ka na giveaway. Para hindi lang ano. Oh, syempre, 1K. 1K pa rin. Yun nga, yun lang naman ang kailangan hinihingi natin sa kanila. Yun sa groups kasi baka maban pa kayo. Pero okay din naman. Basta ano, mga admin kayo dyan, okay yan. Pero yung, alam nyo na, huwag yun sa mga appropriate at baka ma-report kayo. So, Alliance versus Boom Esports. Uy! That Profit? Teka, sorry. Mangingilang tayo ng pasensya. Sorry dun sa ano kasi nagka-problema yung PC natin eh. And nag-restart tayo. Hindi maliban dun sa relive na ano eh. Kanina, kaya pagpasok natin, fourth pick na. Pero kanina pa namin nakita. So, sisisi nyo pa ako na ano? Eh, ano pala yung PC? Masira ulo kayo. Oh, tama si DK na intindihan niya. Yan, shoutout sa inyo sila Ace Ching. Oy, Sherwin sa Langgit. Yan, shoutout daw sa SG. Tropang Elad. Pero share mo muna yung stream natin. Okay, tsaka si David Bagaw. Sa exame. Yan, si Carol. Ay, oh. Carol. Oo nga, no. Eh, so, that naman na. Medyo, ay ba to? Ah. Pero yung nakikita ko na lang nagde-dead profit ngayong patch is si Limp, tsaka si Ori. Yung dalawang player na yan, medyo favorite nila yung ano, si That Prophet. Si Ori ng BG Gaming. BG Gaming. Yun yung usual. Hindi ko sila masyadong nakikita kahit sa pub games eh. Kaya pag umaga kasi sumisilip ako Sa bagay. Parang hindi ko rin masyadong nakikita yung mga players ng ano, BG Gaming. Kasi kaya ako nasilip dahil yung mga Pilipino players nakikipaglaro or naka-queue sila ngayon sa NA dahil nga nandun na sila. Eh, ang hindi lang magandang balita na nasagap ko ngayon eh, 50-50 yung kay Bumi. Yung visa ni Bumi, hindi siya na-approve. Naku po. Pero may chance pa. Ah, may chance. 50-50 naman eh. 50-50. Ang nangyari kasi ata, kung tama akong sabi sa akin ng source ko doon sa Adroid, is may pinil-upan niya, mali siya ng lagay. And matic kasi yan kapag nag-a-apply ka ng US visa. Baka mama yung oo, kasi, working guys, visa ina na oo, yun, yun yung mga ganon. Pero I think yun sa kanya, hindi ko alam kung ano. Ang hirap kasi mag-apply ng visa talaga na madaling ma-approve basta tama yung nilalagay and tama yung application. For example, esports athletes. Ang esports athlete kasi hindi ko nga yan sure kung nasa P1 category or P2. Sa mga athlete. Oo, kasi kung ano lang yan, kasi di ba may working, may P1, may P2, may for immigrants, mga ganon, ganyan, tourists. Kapag mali ka ng ano dyan, matic deny. Yun, so yan, pero ito, kompleto na ang ating lineup. So, nadala na si Nico Baby, ayaw na mag Medusa. Ayaw na mag-Medusa. Naging ano siya, Nico Babay siya, di ba? Shoutout kay Gary Boy Kaba, ayan, lagi nunod sa atin. Ano natin yan eh, loyalista natin yan eh. Boom! First blood. First yan blood o first and kill? Charnel. Pero draft-wise, gusto ko yung draft ng ano, ng Alliance, pero kung tempo controller na naman, na hero ni Limp is Death Prophet. Tapos, di naman yung hero niya up against sa 4 na melee, so sulit na sulit yung creep swarm. Yung ano, Spirit Siphon. Kasi, siyempre, against sa melee heroes, medyo mahirap tanggalin yung ano, Spirit Siphon. Medyo malakas sila sa teamfight kung titignan mo, di ba? Merong Arena of Blood, tapos Death Prophet, tapos meron ka pang pag once na si Lifestealer, medyo isolated sa pagpa-farm. Pwede mong pitasin. Pwede mong pitasin. Hindi siya pwede mag-reach TP kasi miswap eh. Kaya nga. Di ba? Miswap. So, maganda yung draft dito para sa akin ng Alliance. Ng Alliance sa'yo. Solid yung dalawang support nila. Yung cooldown, ano lang eh, no? Nung para sa akin, nakikita ko lang cooldown na disadvantage. Dependent. Cooldown dependent because of the exorcism. Pero yung Arena of Blood tsaka yung naman, yung Aatron. Hindi magandang ka... Ilang sekundo ba ang Battle Trons? Parang 40? 90 ata. 90? Ama, 90. Ang Arena is parang nasa 60. 90 rin natin. 80, 70, 60 ata yan eh. Parang ganun. Ang alam ko sa Arena of Blood, 90, 75, 60. Yun. Tignan mo saglit. Yung sa ano, Arena of Blood. Bago natin ano, ayan. 90, 75, 60. Yan. Thank you, Direk. Pero syempre,
Bagong lahat, bago rin ako sumilip dyan sa chat, pakilala muna natin ang mga manlalaro sa magkabilang kupunan. For the side of Alliance, on the Radiant side, Fata, for his vengeful spirit, Limp, sa kanyang Death Prophet, Nico Baby, sa kanyang Troll Warlord, 33 for his Mars, and Hansken for his Rubik. Yan, sa side naman ng Boom, we have Boom Esports, we have Kescute sa kanyang Oracle. Si Mikoto on his Kungka, si FBZ on his Beastmaster, si Dreamusel or si Fervian sa kanya Life Stealer, and si Hyde wala, sa kanya nga Tiny. Sana ah, wala yung kapartner niya, si In Your Dream. Eh. In Your Dreamusel sana eh. Julian Gosum, shoutout sa'yo. Charnel, thank you for the 15 stars. Kanina may nagpapabati nung asawa niya, hindi ko na nakita. Bawi na lang ako sa'yo mamaya, okay? Si Loy B, yan, shoutout sa'yo. Tsaka sila Arvin Manalo. Wala pong Pinoy dito. Ha? Nesan da yun doon. And Arvin Manalo, share niya yung stream natin. Kakay ba yung nilagay dito ni 33? Ha? God's Rebuke. So lalaban, no? Makikipagbasagan, no? Sa tingin ko itong skill build na yung God's Rebuke, pang secure mo lang siguro siya ng range creep. Tsaka mas mababa na ata yung mana requirement nung ano eh. Nung God's Rebuke ay sa Spear of Mars eh. Kaya kinuha niyo to. Kasi for disable and damage, nandun yung ano. Diba? Di, tsaka sa tingko, level 1 naman kasi parang di naman nila kayang pumatay sa Oracle at Lifestealer. So why not God's Rebuke naman nga ilagyan? Unless ang plano nyo is 3 to 1 dun sa pwede mga bounties. Diba? O kaya kung plano nyo baugin yung Lifestealer, pwede nyo tatuin. Tapos ayaan nyo si Troll na mag solo lane sa may baba. Pero di naman yung ganun yung mangyari. Yeah. So Limp, maganda. Creeps Prime yung nilagyan nyo muna dito pang secure ng mga last hit. Secure ng last hit, no? Ganun talaga eh. Kasi nga, the Wano controls the equilibrium of creeps. Wins controls, the lane. Wins the lane and controls the game. Lalo na yung, ano, yung range. Creep. Tama. Pinaka-importante. Pag na-denyan ka niyan, no? Mahirap. Ayan, no, medyo ma-outlane ka. Tama. Papa Buko, Neptalitan. Shoutout sa inyo. Na-share na ni Neptal yung stream. Si Papa Buko, hindi pa. Mike and Sora, share mo yung stream. Tsaka si, ano, sino pa ba? Ramon Cruz, ayan. Share na yung stream natin, guys. Kasi kanina, medyo may katatawanan. Pero sabi ko nga sa kanila, yung combo natin ngayon eh more on in-depth analysis tayo sa laro pag tayong dalawa yung magkasama. Kaya naman, pero di ko kayang pilitin na yung puro comedy lang. Diba? Pero hindi ko kaya. Comedy, normal na sa atin yun eh. Ito, laning wise naman, okay naman yung simula dito ni 33. Hindi mo na siya naglagay dito ng third skill. First, 1-1-0 siya dito. No point sa kanyang bulwark. Kaso parang hindi masyado maganda yung galawan ni 33. Simula nung, hindi yata maganda breakfast nitong ni 33. Napanood ko lang kasi kanina yung sana eh, yung Medusa game nila eh. Yung game 1. Game 2. Game 2. Which is, tulad nga sinabi ni Dayan. Hindi, game 1 yan. Game 1 yung Medusa game. Parang, game 2, nasabihain na Ricky, ako. Ricky yun. Parang normal na yung, okay, may naka-queue na divine, yes, normal na yan. Pero kasi pag, ano, pag usually, pag Medusa ngayon, expected mo na magdi-divine. No? Kumbaga, parang no-brainer na ngayong patch na si Medusa, talaga magmatic magdi-divine. Kaya nag-play around sila doon kung paano nila ako control. Alam mo kung ano nag-ano sila. Alam mo kung ano nag-isip ko dyan. Ano yun? Parang sineset na nila yung susunod na patch. Or sineset na nila yung meta for the next patch. Parang, sige, gamitin natin ang gamitin tong divine Medusa na to, yung Medusa na may di-divine, para humina yung Medusa. Para hindi wala na gumamit. Wala, at the same time, yung divine, pwede rin, malay mo, tanggalin na rin yung true strike. Pwedeng mahalan yung amount. Pwedeng pwede, ganito. Pwede. Diba? Kasi ganun naman ang ginagawa, ang balancer naman talaga lagi. Is yung patch, di ba? Katulad nyo, Troll Warlord, lagi mong ginagamit, pwedeng taasan yung cooldown ng battle trance, yung duration ng battle trance, pwedeng babaan, mga ganun, di ba? Pero sa tingin ko, next patch, baka ang inerf sa divine is yung presyo na lang. Baka may dagdag na na component, kasi para sa akin, parang medyo mura eh. Sobrang mura ng 6k lang, para sa isang item na may 330 damage. Sobrang sulit eh. Ako ang gusto kong mga maging sulit yung mga early game items eh. Parang bababaan ang presyo, tataasan yung effect, mga ganon. Kasi, katulad nga ng sinabi ko kanina, kapag nanalo ka sa laning mo, usually, nanalo ka na ng game. Oo, nananalo ka ng game, di ba? Lalo na yung effect ng bounty, tapos yung outpost, di ba? Andun kasi lahat yung lakas para
Tsaka doon mo malalaman yung ano, malalaman yung kung gaano kalakas yung or gaano kaganda yung composure ng isang team. 'Di ba? Kung natatanggal yung bounty, yung outpost, kung kailan sila magde-decide to main fight. Pag natalo kayo sa laning phase, going mid game, paano kayo babawi? Yung mga ganun. Pero eto, si Kescute, ayun lang. Tinamaan siya ng Fate Bolt and Hanskin will be securing the first blood. Pwede pa ata nila sa si Life Stealer. Pwede nilang i-box out or I think pwede nila i-go. So maganda yung ano, yung ginagawa dito ni Dreamcell para makatakas. Nice movement on the map. Pero, pati yung Mars ha, si 33. Okay yung lasit niya dito. And si Dreamcell, medyo mababa yung lasit niya dito. 12-0. Against sa Mars na 24-6. Pero si Hyde nandito na sa may top para tulungan ito si Lipstealer at si Oracle. No, hindi siya basta natin. Level 2 na siya, so at least may kilig potential na sila dito. Yes. Tama ka dyan. And Kescute, nakakabalik lang. Kalahati na naman yung buhay. And nice, there you go. May toss dito. At, op, chance Ken. Siya naman ang mamamatay ngayon. That's a 1-1 na nga. So, good, well played yan. Para sa side nice ng boom. Napakaganda rotation ng time. Makakuha sila ng dalawang bounty sa dalawang bounty sa unusual build para kay ano, Life Stealer ah. Naganda siya, nag-bracer. Tapos yung ano niya, skill build, ano, 0-2-2. Oo, oh, pero ito, Pata, with the X marks the spot, Torrent will lift him up. You raise me up! Yun, tapos. Pata, mamamatay dito sa kamay ni ano, FBC. Mm-hmm. While si Hanske naman, gustong bumawi dito kay Hyde. Pero, chupoy-chupoy lang. Nice ano to ha, play para sa akin, para kay Hyde. Kapag tinatagal niya yung ano, yung, or tinatagal niya doon sa lane, yung catapult para walang chance na makapush tong si Mars. Ah! Kami, maganda yung play na yun para sa ID. Kanino ka ba nakita yun? Dati, tinutos yung catapult ba doon sa ano, doon sa mismong... Sa cliff? Sa cliff, no. Yeah. Dati, nakita ko yun. Oy, pero exorcism, ginamit na agad ni Lim. Oo, pero fortification will be pop. Abusing yung catapult, tapos may dalawang rotation dito ng support. Tama. First five, ano ha, first catapult to dahil 5 minutes into the game. And Alliance doing very good abusing the power of Siege Creep and abusing. The Exorcism. Oo, yung Death Prophet and First Tower. Sobrang aga nito para sa side ng Alliance. And pwede pa silang pumatay dito si Poto, hindi pa level 6. Naku po, pero napakaganda namang avalanche noon. And that's a tiny airlines kay Lip. Dinalay niya kay KSQ, pero si Hyde, bumalik na. Hyde, meron pa siyang Wave of Terror. And that Carrion Swarm will kill him. Limp. May regen pa sa may top. Na pwede niyang kunin. Unusual air, tawag dito. Usually kasi sa Dead Prophet, naglalagay ka ng exorcism siguro mga level 8, level 7. Pero ngayon, since... 3-1-1 build? Niya, paano yun? 3-1-1 build o 3-2 build? 3-0-2? 2-4. 2-4-0. 4 yung... Usually. Yung nakikita ko, 2-4-0. Ano yung third skill, yung Spirit Siphon? Hindi, yung ano, yung Silence. Asan ba yung Siphon? Yung third. Third skill. Ah. So, 2-0-4. 2-0-4-0. Yung nakikita ko, usually. Pero since level 6 siya, kanina, kumbaga yung timing ng catapult, tapos yung level 6 niya, saktong-sakto, kaya naglagay na siya ng ano, ng exorcism, para makapos agad. Nahit niya yung magandang timing. Mm-hmm. Eba ito, Dreamcell, kung kailan nakapag-farm siya ng maayos, saka sa magagang nadawa, the lift will miss as well as yung ano, Spear of Mars. Swerte pa na nakuha dito ni Dead Prophet. Faded Brooch. Brooch pa. Isa sa pinakamagandang neutral item sa mga mid laner. Oo. Movement speed, last ano, mana. Sobrang sulit. Oo, hindi, mana dependent din itong si ano. Tsaka kailangan din syempre ni, ano, ni Dead Prophet ng mobility or mabilis na movement speed. Tama. Para makahabol na makahabol sa, crit, ay, sa ano, Spirit Siphon. Oo, diba? Ano to? Ba't nagkakatipan kayo dyan? Ay, may sarili kayong transaction ha? Masama yan. Pero, oy, ano, shoutout sa inyo lahat. Share nyo na to. Plong Abeso, ayan, saka si Branja Pimpolito. Shoutout sa iyo. Don Espera, ayan, dahil ako ang caster. Let's go. Share nyo na yung ating stream. Ganda nung ano? Kasi tatalo daw yung unique. Wala po yun dito. Maliktad kong laro sa'yo. May event? Oo, pero, oy, there's a leap, there's a way. Rage will be pop. Pwede siyang right clickin dito. And nakapasok pa nga siya yung SM Mall of Asia Arena. O Blood Dive, baba na rin. Pati yung Ghost Ship. And 33 will go down. Yun lang. Mali ka ng ano, maling security guard ka, sir. Spirit Siphon will be used as well. Hinihigupan dito si Mikoto. At lumabas na yung isa pang pangit na si Dreamcell. Saka mag-aaral sila.
Ba't bumababa yung buhay mo? Ay! Oh, ano? Ay! Ba't bumababa? Ay! Ay! Nangyari? Ay! Lumalaban! Yung damage delay nung ano, nung ghost ship. Ah, ganun ba yun? Nung RAM, yung RAM effect. Hindi ko alam yun. Yung RAM effect yun. Ganun ba na yun? Yung RAM effect nun, hindi ka kasi kumukunat doon, nagkakaroon. Direct, can you show us the way? With the alam. RAM. Kasi hindi ko naman napapansin pa nagkukunga ako yun. Ayan o. Hindi ko alam. Hindi, alam ko may damage reduction. Pero hindi ko alam na pag nawawala na yung RAM, naunti yung buhay mo. Hindi ko kasi napapansin yung pag nagkukunga ako yun. Admiral's Rush receiving damage is delayed camera cheat. Meron doon. Now I know. Kasi wala naman may lason dyan eh. Pero hindi naman siya nakakamatay, no? Hindi ba siya na false promise? Hindi, di pa naman level 6 yun, no? Hindi, kahit sabihin mo may false promise. May damage delay talaga. And pero, alliance, ha? Wala pa tayong 10 minutes, ha? Kahit naman na yung exorcism kanina, hindi man sila nakapush. And ano na lang nila, pinersa na lang nila kahit walang exorcism. Ngayon, sabi ni Carol Israel, yes, yung ghost ship. Yes, thank you po. Thank you rin po sa mga... Never. Kami, tumatanggap kami dyan ng ano, hindi kami tumatanggap ng mga pikon. hindi kami napipikon sa ganyan. Tumatanggap tayo dyan lagi ng ano, yung insights ng ating mga viewers, di ba? So, never forget it. Oo nga pala, second placer to sa Clip TZ, no? Hindi, first place na nga yan. Mas ilan, mas maraming na siyang... beses na mas masaklap yun sa kanya yung Magnus yung pagka yung kay Tanner diba si Tanner yung nambuisit sa kanya dun eh ilang beses na siya tsaka ano dati nung Sven siya nung ano nalumutaw na sino kalaban nila lilip niya yung sarili niya ayun na magaling mas magaling ka dun kasi eh nasa amin na eski pa siya nun nasa amin na eski pa siya nun diba mas mahusay siya dun kasi kinlip mo yung sarili mo eh no ano ko nung pagka dagger niya sa clip eh tinipan agad siya ni Ninja Boogie. Usay niya nga ron. Pero ito, one of my favorite heroes, Oracle, will be popping the Smoke of Alliance Magic Missile with that Wave of Terror. Uy, nasa bat pa. Pero hindi sapat. Mamamatay pa rin siya dito sa kamay ni ano, ni Lim. Pero di ko alam kung intentional or hindi yung pwestuhan ni Oracle. Pero still well played, di ba? Na-dispel niya yung smoke doon. Pero may Arcane rune dito si Lim. Pwede niyang, ano, basagin yung second tower dito sa mimit. Pwede niyang i-utilize dito yung... Mas mabilis rune. Mag-clear ng wave ngayon si Lim kaysa kay ano, no? Kaysa kay Mikoto. Pang ilang plays sila pag natalo sa round na to? Ang alam ko, matalo dito, bye-bye. Yung manalo will wait for the loser dun sa Aster and... Check na natin. Ano nga yung ano ko kanina? Aster and... Aster and Gambit ba yun? Direct yung mamaya, no? Yung loser ata nun will face the winner of this match. Yung matalo dito, airport ka na. Ayan. Oh, Roshan na lang ang tinik nila dito. Kasi sa Tori. Pero medyo risky ito ha. Oo. And mawala na ata yung exorcism to. Medyo mag-out na muna ata sila. Pwede at hindi, na exo. Hindi nila masyadong nabawasan si ano eh. Si Roshan eh. So, sisibat muna sila dito knowing that Boom and, Esports. Salamat kay DK. Yeah. Sinagot niya ng ano, tanong. Ayun. Fourth placer. Yan. Salamat. Yan. Huwag kayong magagalit dyan sa mga yan ha. Yung mga sasabi kasi nila, bida-bida mo naman, di naman ikaw tinatanong ko. Buti na kami sumasagot sa mga. Pinadadali nyo naman yung trabaho namin. Diba? Maraming salamat. Meron mababait naman, yung mga yan. Eh. Meron naman mga viewers dyan na may mga alam din. Na iba. Ba't sa loob? Lakas ng Aster. Ngayon, lakas nga ng Aster ngayon eh. Oo, so siguro, ba? Dahil siguro sa ano nila, sa coach nila, sa Silanam. Silanam, maganda, no? Oo. Maganda yung pasok ngayon nilanam sa Aster. Wait, ulit naman ako dun sa side. Buti nga wala ngayon. Ayan, thank you guys. No problem! Going full ha. Albert dito. Para pa-contra mo na rin kay ano, D-Troll. Pag nag-battle trans. Pag na-timingan mo ng maayos. Pero... medyo ano pa naman. O even game para sa akin. Hindi pa naman siya kahit na 3K yung ano, kalaman na lands. Kung ito man yung network. 3K ng, gold lead. 3. Yung, 3. Ano, yung network ng ano, nung mga core. For both teams, hindi naman gano'ng kalayo yung pagitan. Di ba Illuminati? Saan? 3K gold lead. Ah, ano? Yung score, 3-3 lang. Hindi naman, hindi naman 6-6-6 eh. Pero, hindi ko maybe. Ang bilis na kanya dito, Battle Fury. Almost siguro, mga 7-15 minutes na to. Na Battle Fury para sa kanya. Pero Dream Cell, hindi siya na gano'n dito, Mage Room build.
going for yung ano, pang bakbakan agad. Bakbakan agad, no? Armlet plus halberd yung bubuhay niya. So, dalawang halberd yung bubuhay nila dito. Oh, pero X marks the spot, though naagaw yan ni Rubik. Let's see, Mikoto, there is an avalanche, Tiny Airlines kay Pata. Ayun lang, double kill. Nahagip sila ng Tidebringer. Pero Mikoto, titipin muna ito may mid. Wasak yung supports, no? FBC, hindi ganun agad na yung start niya. Hindi siya masyadong stable sa lane. Pero hindi naman siya namatay. So okay pa rin yung farm niya dito. May blood damage na rin siya. So tingin natin kung makakatik sila ng tower dito. Aura-aura lang yun eh. Ako yun, nag-spam ako niyan, Beastmaster, dati. Nagpa-practice ako mag-offlane. Yan ang pinapractice kong offlane eh, dati. Yan, at saka si Bro. Bro Master, Beastmaster. Pero kasi ang dali ng buhay mo dyan eh. Aura-aura ka lang dyan eh. Yan, Bloods, Crimson, Pipe. Pero tapos on point na gamitan lang. Tingin ko kasi si Beastmaster, isa sa mga offlane na kailangan mag-snowball sa lane or... Oo. Pwedeng ano lang, patas-patas lang sa matchup. Mayroon kasi pag di ka na ganun eh. Pag nabaw ka sa lane, parang... Ang hirap makabawi. Ang hirap makabawi. Kasi si Beastmaster, hindi naman siya pang bawi na ano eh. Pang bawian na hero. Kaya nga, ano, tamang spam ako niyan, tsaka, ano, tsaka Brewmaster. Tapos, pinag-aaralan ko dati yung pang-micro nung sa Necronomicon. Yung kapag, ano, ka laging sa harapan mo lalabas, di ba? Yung mga summoned units. So, kapag naiipit ka, pang-block mo? Nagagamit ko dati yun, eh. Wala lang, share ko lang. Ayan. Sino next game? Next game po natin would be Team Aster versus Gambit. Ayan, yun po yung upper bracket finals. Share nyo na yung stream natin, ha? Tsaka yan si RJ Tahapal from Riyadh, KSA. Vampire, makuha. Shout out sa'yo, sir. Vampire, pag makuha ni Kung. Sulit, pag nagkaroon ng Vampire Punks nung alayan, sa pag nakuha ni Dead Prophet. Sipin mo, may Spirit sa ibo, ano, may ano pa, lifesteal, or spell lifesteal coming from the Punks, diba? May Exo pa. Oo, doon sa'yo yun, eh. Na meron na ba? Meron na ba sila or wala pa? Uy, pero ganda ng ano, placement ng ward ng ano doon. Bumayad din, nakita nila yung smoke ngayon. Nakita nilang may gumanon na usok, no? Essence ring, sino nakakuha? Alliance, Citron. Pang ilan na yan? Pang tatlo. Pangatlo. Naku, isa na lang. Napakahusay sa nga sana no, kung makukuha nila yung Vampire Punks, no? Limp, hindi muna siya mag-aaganim, sir, BKB, ha? Going for Diva siya. Papakawa na muna yung kanyang bibid. Mikoto, yan, may Albert na siya. Next item. Iniisip ko eh, kasi di ba yung iba nag ano, armlet radiance, ito mag ano, halberd para kay... Troll. Kailangan Troll. Kasi yan. Abdar niyan, BKB? Baka BKB na yan. Kahit di na mag-bezel, no? Kahit di na mag-bezel. Uy, pero zero parts, zero mama. Oo, oh, X marks the spot. Oo, oh, mga tanga dito si para, but there's a damage. From Dream Hotel, and Dream Hotel will be taking him down, pero may Tiny Airlines, Arena of Blood na ibaba ng Aren, and that's a double kill for this Life Stealer, and Mikoto, nakadali pa nga siya doon, nangyari niya yung Rubik, and that's a dominating streak for him. Medyo... X marks the spot, Torrent, ayun, nakita niya si Lim, X marks the spot, pwede niyang bakbakin ulito, but there's a Yule Scepter to cancel the X, hatawin mo, pinagpabakbak, merong pang fatal wounds, pero, nagsusustain si Lim, gamit yung rocket, the Tidebringer, again, will kill him. Mega kill sa kanya. Another X-Max spot dito kay Nico Baby. From Nico Baby to Nico Babay real quick. Oh, kaya pang i-sustain. Ayun pa, meron pang Purify Flames. Fortune's End is there. Battle Trans will be pop. Bye bye, CD. Committed. Ito na, na-silence. Lalaban. And Dreamozel. Mapapatay niya nga dito. Yung Troll Warlord and yung Vengeful Spirit. Pero nakapag-exorcism na nga dito yung Death Prophet. Ang dami namang ghost dyan sa mga paligid. Parang yung tropang gino-ghost lang. Naku, oh, is this King Naku Kini? Po! Anong ginagawa niyo dyan? Naku po! Dieback pa nga yung ano. Alliance! What are you doing, my friend? Pero wala nang mana dito si ano, si Tiny, pero nag-pop siya ng Magic Stick. Oh no! Pero yun lang, makakabawi naman sila dito. 3 ang tatlo mamamatay dito sa side ng Boom Esports. Pero buyback sa Bin Committed, buyback after buyback sa side ng Alliance. Spiro Parse di pa tumama sa puno sa mga pag-out. Sulit na sulit na teamfight. Disqualification sa ano. Sabi niya kay Dede. Disqualification. Sulit na teamfight. Napagka napakamit pa nila dito si Kung ay si ano si oh. Si Limp na magbuyback.
sobrang anong hirap ng buhay dito ni Nico Bemek pag wala siyang BKB. Sipin mo pag binatantran siya, pag walang halberd, pwede siyang ipitsitik lang ni, ano, ni Oracle. Para hindi siya maka-atake. Kaya tingnan mo, pagka-pop niya na battle trance, hindi siya naka-limestill eh. Tingnan mo, no? Oracle may Fates Edict. Tapos may Halberd. May Halberd si Kunga. Tapos mag-Halberd din si Lifestealer. Anong balak niyo sa buhay niyo yan, di ba? BKB na lang talaga ang solusyon mo dyan pag ganyan. Oo. Kasi yung Fates Edict, ang ano dun eh, 100% spell protection. Eh, right-clickin naman siya na right-clickin dahil hindi naman makaka-right-click yung Troll Warlord, di ba? Mm. Nako po. Ay, charot kayo na. At Clark Bacani, eh, taga-sabit. Ay, Clark Bacani, charot na to sa'yo. Nakita ko ano. Nagpa-ice kasi ano, na electric pan. Kailan ganun? Kanina. Nagpa-ice ako electric pan eh. Sira yung electric pan namin. Kaya ka, Genius Santa shirt kanina habang may dalang. Mukhang bigatin yung electric pan mo. De, ano lang naman. Boss, wala pa tayo mga tansong pula dyan. Gustong-gusto ko yan eh. Ngano ko yan dati. Parang wala naman masyado nagiging nag-ano eh, nangangalakal ng mga bata. Yung mga bata, hindi, wala pa. Busy na sila kaka-ano, kaka-cellphone, kaka-ML. Dati iusig-usig yung mga bata. Dati sa Dota sila nang gugulo eh, di ba? Mga ba, ano, mga kalakal boys. Di ba nga sabi ko uy, sa kanila? Uy, abot ba sila? Lakot po, hindi. Hindi umabot. Ay! Ay! Umabot! Umabot, tatlo sila eh. Tatlo. So, buzzer beater yun. So parang tigma minus 2 seconds na agad yun, no? Ano, buzzer beater. Ba't mag-order na sulit ng mga minor major yung replay sa... Oo. Oh, ay, hintay niya yan. Yung last na nila. Yung sa... Yung nag-champion Enigma. Biocabel. Hindi, yung nag-champion yung Enigma. Ah, yung Tag of War. Oo, replay Tag of War. Ganda ng production nila nun eh. Dark Moon. Mm-hmm. Kaso nga, may Best of 7. No? Ay. Yun lang. Pero nung last naman na replay, hindi naman best sila of Best of 7. Oh, best of 5 lang naman. Pero grabe yun, no? Yung sa replay. No. Reverse, ano? Reverse move. Napaka ano yun. Ang ganda nga nun, no? Uy! Uy! Nice toss! Tiny Airlines, pero nahuli ata dito yung SM Mall of Asia Arena of Blood. Mikoto, mapupunta siya dun sa may exit. Habang binabakbak siya ng mga guard. Pero, naku, nawala. Chance yan para sa Boom Esports na pumasok. Alam nila wala na, panty yung fight, exo na lang. Uy! Tingnan natin. Op! Dahil sa swap, may lift pa rito. Tingnan natin. Uy! Tiny Airlines na naman dito kay 33. And... mamamatay nga dito si Lapo. Pata. Pero delikado po. Sino yun? Beastmaster. Ay, si Mikoto pala. Sa sobrang taas nung cam. Napakaganda naman ng drone shot noon. Pero may Spirit Siphon dito. Lumabas na nga yung Lifestealer. Ang tanong, lalaban, palag o salag? Yun lang. TP out to safety. He'll survive. Isa lang ang mamamatay sa side nila. 1-for-1 trade. Parehas lang naman na support. Yung namatay. Pero at least na ano or na titigilan ng Alliance yung tempo na binibigay dito ng Boom ID. So may chance pa na makapag-farm dito si Troll ng mga kailangan ng item and kailangan na talaga yung BKB dito para hindi siya na-disarm once na mag-pop niya. Ay di, may BKB naman na siya. BKB. And next item niya maganda SNY para at least may ano ka, status resistant. Mm-hmm. May mobility. Pero yung ano talaga natin ngayon, no? Yung patch natin ngayon, no? Pino-force nila tayo, lalo na pa sa mga carry na gumamit ng Battle Fury, Crystallis, no? Mauso item yun sa carry. Mabili carry ngayon. Shoutout kay Kim Mamot. Ayan, shoutout sa'yo. DK, umaga sa basketball, tumunog na yung base, pero yung bola naikot pa. E-Zero, para tayo na nga bumahit. Alam na wala X eh. So... this, kumbaga, walang way para sa side ng Alliance na i-contest yung Roshan. Oo, pero hands can delicado dito yung Rubik. Ano yung naagaw niya? Purifying flames pa. Nung matipos yan, ano? Oo, and hindi pa rin siya nakapag-DP out to safety. Hindi na ako tumingin eh. X marks sa spot, Torrent, patay din siya. Pinapaasa lang ni Hyde na pwede mag-DP out. Dapat nag-ano na lang siya sa sarili niya eh. Nag-purifying flames sana siya sa sarili niya eh. Nag-i-stack naman kasi yun eh, di ba? Ah, yung purifying. Oo. Dapat yun sa mga kalaki lagitnaan. Pero kasi may bawas sa sarili. Oo. Eh, hindi. Magpe-page edit ka muna. Hindi. Si Ora, ayan na siya. Naman si... Stolen na natin. Ay, stolen pala. Oo nga pala yung Rubik. So, wala naman siyang page edit. Ano lang yung nakuha niya. Yung purifying lang, no? Pero kung Ora ka... Pero ang gulo ng item dito ni ano? Ni Lip. Naka-plate mail na siya. Pero baka casual plate mail lang talaga yung balak niya. Tapos rekta ka ganun. Ah, nandiyan eh, strength type ang build doon. Hindi na muna talaga siya mag-shield siguro.
more on strength items ang binibuild yan kay Death Prophet eh, di ba? So, Dream Muscle. And after ng Armlet plus Halbert, going for Desolator. Oo. Yan, shoutout sa 700 viewers natin. Mga sir, share nyo naman yung ating live stream. Kung na-share nyo na yan, eh di sana 780 na agad yung share. Tapos, mamaya-maya ng unti lang, arcano na agad tayo, di ba? Diyan, pwede mag-ano, si Nico Baby ngayon, mag-divine na dito. Mas ano, mas safe naman si Troll eh. Or mas ano, mas may survivability kaysa Medusa. Kasi Medusa mo, walang ano, ka ng mana. Bangung, pwede siya mabangungot ni ano dyan, ni Tiny. Pwede yun siya mag-clip TC. Pag kinuha ni, ano, ni Tiny yung ano, walang requirement sa toss. Pwede ay, oo, no? Level 20. Oh, pero yeah, speaking of toss, pagbagsak, BKB will be popped. Naku, patay ata yung dalawa. And Paul's Promise will be used by Oracle. Ay, minahugot. By Tiny, pero lang sa kabila. Nasibat nga si Mikoto, pero BKB will be popped as well. Napakaganda namang swap nun. Mikoto, running for his life, but there's another swap. For his vengeful spirit and ghost ship, may tatamaan ba? Yes, may tatamaan nga yung Death Prophet. Pero dire-direcho pa rin ang kanyang multo. Ang multo ng Yong nakaraan. Naku, Mikoto, mamamatay din siya rito. OMG. Pwede pa nang abo. Alliance is doing it. May question mark pa sa dulo yan. And Boom Esports, kailangan ata nilang mag-back. Nakadagger in 2-1. Blink. Tapos may itatapon. Ayun na. Yun lang. Uy. Walang nasa ba. Ganda nung ano nun. Ano para ano yung ano, araw ni Mirana. Tinutok na ata dito sa ano niya. Sa hero niya yung ano, Spear of Mars. Kaya nag-Spear of Mars patalikod. Pabalik. Patalikod. Oo, kasi diba yung dati, yung ano yun, yung behind the back. Oo. Direk, anong tawag doon? Yung kay Mirana dati sa Dota 1, no? Pag clinic mo sa mismong hero mo, nagpapana sa likod. Yung parang ganun natin ginawa niya. Backshot bonus parang backshot. Ba yun? Ayos yun, ah. Diba ganun yun, pag Dota 1? Tsaka kaya no, kipadge. Oo. Pag tinutok mo sa hero yung ano, yung hook. Nag-hook pa talikod. Lupit mo nga nun. Lupit naman yan doon, 33. Baka ano, wala lang, napag-trepang ko lang gawin. RJ Hendrick, shoutout sa'yo. Yan may mga sharer ba, siya ba? Oo, JR Clerico, back arrow, no? Ganun. Pag marunong ka nun, ang galing naman nun. No? Pag sa mga pustahan sa shop, no? Pana, galing daw sa puwet. Pag mga ganun eh, sa pustahan, ginagawa mo, ang galing naman nun. Agad, may elves ka agad eh. Oo, nakatatakot. Natatakot agad sa'yo yung kalaban mo. Pero, uy, meron na naman dito swap si Dreamusil. Nabigyan ni Aegis Wobby Pop. For the Dive Stealer, round 2, 4, 3, Musel, let's go or not? Ayun lang, nakapatay pa nga sila dito. Mikoto will be taking down Fata. And, so okay na tayo dyan. Back na tayo, nakuha na natin yung ating objectives. Sulit na rin para sa inang bumahidi kasi alam ko, pa-expire na rin natin yung AGC. That is top up nila, naawasan lang ng objective. Swerte na dito ni Dream Seed. Eh, sa mga, ano, mga pinaka-the best na makukuha mo sa, ano, tier 3 item pag ano ka, nag-deso ka. Mm-hmm. Your Orb of Destruction. Patong-patong naman patong, yung sa arbo. Patong no. Ang aabuti mo. Swerte-swerte ay maganda kaila. Life Stealer. Si PA. Kasi si PA may armor corruption pa yun eh. Diba? Oo. Sulit na sulit kay PA yung ano. Yung mga ginagamit. Lalo na pag nakuha mo yung Steed dyan. Yung deso to. Ay, oo. Sa ano? Sa tier 5. Oo. Swerte nun. Hakulas Alibay. Shoutout sa'yo. Ayan. Tsaka yan sila Giant. Mga share nyo na yung stream natin, ha? Pati yan si J. Rimas. Sino pa ba dyan ano, dyan? Bago shout tayo mo, no? Shout out ni Grim Joe. Ayan. Si Grim Joe. Di ba kalaban sa ano yan? Sa Bleach? Nanonood ka ba ng Bleach? Ano yun? Hindi ka nanonood ng Bleach? Hindi ko masyad. Ano sa panonood ng Bleach, ha? Shout out ni kay Bong Aquino. Tsaka si Cedric Sobaste. Sa mga engineer daw ng Acacia Hotel habang nanonood, naka-duty. Yung bagong bayani. Napakagaling. Okay, pero guys, don't forget to share the stream, ha. Yun lang hinihingi ko sa inyo. Napakahina ako naman sa inyo kung hindi pa mabibigay. So, Mikoto, unusual build para sa ano? Naging chapsuy na nga, no? Nag-nullifier siya. Nullifier. Well, Troll Warlord. Hoy! May swap na naman dito. Tunog na tunog. And yung Tiny ang mamamatay. Hyde will go down. Di siya magiging si Jekyll ngayon. At binabanata nila sa lifestealer. Pero still, may sustain. Beastmaster, nanigaw na. Pumutok ang eardrum. Pero yung Arena of Blood na ibaba na nga rin. No, may i-exit pa. Walang makaawala. Oh my God, lifestealer. Fighting for his life. Yun lang. He'll go down. Walang buyback ang tatlo ng Boom Esports. Hindi siya nakalabas na sa arena. Nakakulong siya na wala na rin siya ng rage eh. Naku! Tsaka alam kasi ni, ano, ni Dream Musel, nung pagka-roar dun kay Troll,
di niya kaya i-burst eh. Kaya tumakbo na siya eh. Wala siyang choice kundi tumakbo. Tapos nakita niya rin ata si Tron, ni Creator Fireman. Oo, oh, yun so, pa. Mayroon talagang patayin. Kaya nakabox siya din. And eh. Unfortunately, wala na si Rage. Yun na siya nakawala talaga dun sa ano, Arena of Blood. Uy, ganim scepter. Yeah, completed. Pero maganda rin kasi kaya no. Uy, ano to? Uy, 33 mabibigyan. Masyado ata na overextend dito yung Kumari kung mahilig mangutang. And ginagamit yung bulwark dito to select pero hindi na. Tumalikod na lang siya. And Pata will go down as well. Grabe naman yung swing dito. Nandito, nandun, nandito, nandun. Ano na ba? Medyo naging greedy. Pero Alliance na gusto nilang i-controlin yung mid tsaka top. Di rin kasi nila siguro na-expect na wala kasi si Live Stealer. So, ina-expect na nga dito Alliance na medyo mag-play safe. Pero maganda yung item choice niya. And magsasatanic pa siya. So, pampatanggal din ng ano ng mga status ano status resistance. At saka na para kasi yung halberd, no? Saglit lang yung ayun ano, yung duration ng halberd, tsaka yung fate's edict, di ba? Oo. Eh yun nga eh, dahil nga rin dun sa ano yung mga disable sa kanya. So good item choice. Ayan. Para sa mga kadarating lang po, ha? Game 1 pa lang po ito. May natawa ko dito. Si Mars na hiki-chismis sa media. Ayun, o. Sabi si chismosa yan, eh. Charot kay Jihad Osalin. Ayan. Tsa kay Geoffrey Ivan Pahilagot. Priya. So, ayan. From PLDT Lucena, Wild Duty. Sa PLDT Lucena. Uy! Si Paul Palomero. Si Paul Palomero nga nanonood po. Kahit hindi ka tumakas sa inuman, okay lang yan. Nanonood ka lang. Ako nga kung pwede lang eh. Di ba? Habang miinom, nanonood. Ganun ako eh. Kaysa sa nakatungo ko, yung kaysa sa naglalaro. Diba? Ako, kami ganyan kami ng mga tropa ko nung hindi pa ako nasa Lupon. Nasa ano ka pa? Sa Twitch pa kami noon. Nanonood kami sa ano sa Wombo X Combo dati. Pinanonood namin si Kuya ni. Ah, pag-break? Hindi, kapag ano, kapag umiinom kami. Nung Sabado ng gabi, tapos may magagandang gets, coverage. Ah, nanonood kami lagi yung giinom ng mga tropa ko. Baka as po ba si Kuya Di mamaya? Hindi siya magkakas kasi masakit ang lalamunan. Masakit ang lalamunan. Pagpahingayin nyo naman yung ating ano ating pambansang caster na si Kuya Di. Kami naman muna dito. Samahan nyo na lang. Oy, shoutout kay Yasilof na sinerio ating stream. Ayun, lumabas. Ayun, tsaka si Rodney Sanchez. Ngayon lang lumabas. Ayun, sila Paul Suyosa na dahil na dito na ata yung ginawan Lucky Charm. Dito, naghanap ng trabaho. Ayaw pa maghanap ng trabaho. Gusto manood na lang. Matindi yan eh. Ayan sila Jeffrey Peña Piel. Lahat ng kalbo, guwapo. Ay, grabe naman kayo din. Ay, huwag mo siya na yung pagkakalat. Huwag niyo na ipagkakalat. Nagkakalat yung lahat ng ano, kalbo, guwapo. Masyado, ano. Yan yung mga babae, dumuskrubi na. Iyaw niyo na lang silang, oh, mga magbigay, mga mag-PPM sa akin. Na, pogi mo pala, kalbo, guwapo. What time po, Gambit vs. Aster? Siguro mga 1 o'clock. 1 o'clock siguro, kasi on point naman, tsaka still on time tayo, 10 o'clock tayo nag-start dun sa game na to. So, uy, satanic. Para kay Tron. Parang nag-shoutout lang tayo, ah. May ano ata si, may nullifier nato si Mikoto, eh. Nag-shoutout lang tayo na buo na agad yung ano? Satanic. Bu. Pero alam, nang boom ID, nakasmok din. Ay, rapira ito, gusto ko. Ayun, ano? Yung di na, ano, di na ayun! Ayan ang bagong chismis ni Mars. Walang laman yung concert niya. Walang kakanta doon. Bakit hindi mo i-invite yun twice para yun, mapuno yan? Sa'yo hindi po siya level 18, no? So medyo matagal pa yung cooldown niya. Oo. Arena of Blood. Pero, Mabi itemization ni Nico, baby. Uy, pero may nasi doon! Nagkakabakbakan na pala doon sa taas. Sino yung natay ni Airline? Sino yung patay agad yung Death Prophet? No buyback for him! 33! Delikado rin siya dito. Dalawa na agad ang patay sa side ng Alliance. Ang Alliance ay nananakbo. Hinahabol siya ng mga ka-union ng Boom Esports. Patay din dito si Pata. Ganda ng vision nila. Exacto yung Roshan. Oh, malapit na mag-respond. Naku po! Ay, mag-respond in 1, 2, 1, 0, boom. Jaren! Makikita rin nila, may hawk. So, libre Roshan. Para sa inang bumahay din. Ganda ng word nila doon. Napaka-useful. At yung timing. Dito, alam na lang kasi sa side ng Alliance, wala masyadong ano. Or, merong ano, defensive na hero, which is si Benchwood. Pero hindi siya yung sustain na hero. Kumbaga, taga-swap lang siya. Pero swap hindi lang. Niya, hindi siya oraket eh. Oo. Na pwede siyang parang maging magandang turnaround sa team fight na pagkudari.
Gino mo si Dead Prophet, tapos na false promise, sure na sure makakapalag si Dead Prophet. Mamatay o manalo o mapanalo, lalaban pa rin lalaban. Yun ng 8 seconds. Kasi si ano lang naman, si Benchpool, pang reposition lang naman yung pwede niyang i-provide sa ano eh. Sa teamfight, hindi siya ano, nakapag-provide ng heal, ng sustain, di ba? Kaya may hirap pa rin para sa ng Alliance. Tapos meron pa silang wave clearing, which is yung ano, yung Tidebringer. Diba? Pero ano ha, kakaibin yung item dito yung Mikota para ko pay off. And next item niya dito, Aghanim. Naku, nakita ka tayong Wave of Terror dun sa smoke. Nakita. No. Tingnan natin ito, magkikita na sa kanila mga tagpuan, oh! Another avalanche toss dito kay Benchmo Spirit and mamamatay. Nakita pa, uy! Ay! Ginawa naman yun! Ginawa naman niya yung backshot ng kanyang spear. Pero huwag kang magpasigat ngayon. Hindi ito ang tamang lugar dyan. Tidebringer will hit them all. 33 with the tiny airlines nga siya. Naku, si Rim. Napasakay sa maling aeroplano. FBC blinking in. Lim, naku po, ang dami na nag-buyback dito. 5v5 situation na naman sila. Pero si Lim, habang may chinuchup-chup, binabakbak siya. Oh my God! Nanalifier siya, hindi na siya nakagalaw. Hindi nakagalaw yung Arena of Blood. May chismis na naman doon, walang damag. Pero binalik siya. Ikaw nagbaba niyan, ilalagay kita dyan. Pero alam niyo wala ditong Death Prophet, walang exorcism, so... Naku! Pwede siguro si Dream Machine mag-infest muna, tapos pa rin. Hindi, pero gagamitin niya na lang yung open moons para mag-lifestyle. Almost puno na. Eh, meron naman siya satanic eh. Eh, tingnan natin, Nico Baby. Umangat. Again, another toss. Wala na naman support dito pag nagkataon. Binato ng lapis. Patay. Si Fata. Fata with the Y. And, pwede na ngayon silang mag-high ground siege. Kahit meron pang ano to, kahit meron pang backdoor protection, no? X-Mark para kay Tiny, para mag-regen lang. Papakahusay naman ang Boom Esports. Libre nga yata ito, Libre Torre. Pero pabuhay na dito si ano, si Lim. Pero ang problema is wala silang bench. Oo. Hindi ko, binili mo lang. Abis nila pumush eh. Deso plus. Pero ito again, si Haze blinking in and then tossing out si Nico Baby. Lalaban pa sila rito. Oh, inangat na naman yung Troll Warlord. Atras na ata sila, disiplina by Boom. Eh, maganda. Ang kanilang disiplina na ito, alam nila na nandito na si Death Prophet and may EXO. So, out na muna sila. Jerry Ma, shoutout kay Kim Plorta na gusto mag-beer house. Sama naman. Sama naman dyan, tapos na ako. So, troll, talagang kailangan niya i-farm dito yung kanyang Reaper. Ito na lang ang nakikita kong chance para manalo sila. Kasi, si Limp, medyo nahirapan na siyang ano eh, makagalaw sa teamfight. Masama. To, pero tingnan natin. Kailangan talaga si Nico Baby, siya yung bumuwal dito. Oy, Boss Wilford Daludong, shoutout sa'yo. Share mo uli yung stream, ha? May live tayo, eh. Pero, oy, ito na naman! MVP ka talaga dyan, sir! Napakagaling at siya nga yung binigyan dito ng false promise. Pero Limp, siya yung spirit sa iPhone. Patay na siya dito. Oo. Dek, tama lang yung false promise na binigay sa kanya kasi nga, nag-jump in siya, eh, di ba? Kausang problema, na-compromise yung position niya. Oo. Nakapag-out. Naunahan. May BKB ba? Yung ano? Yung Death Prophet. Death Prophet. BKB. Ano sabi yung ano? Sabi yung keyboard yan sa'yo. Ito yung keyboard ba? Wala ba yung mouse? Wala yung mouse. Keyboard lang. Nandiyan yung mouse, ano? Rev? Ayan. So, wala nga siya BKB. Thank you, Direk. Kaya hirap siya. Kailangan, or... Ah, tama na naman. Eh, yung dis na kailangan ng buuin. Para hindi siya ma-burst lang sa teamfight. Pero, alam ko, pag nag-pop yung Aeon dis, tapos saka man nila na pinap yung nullifier, ma-di-dispel yung Aeon dis. Pwede ka pa rin ma-burst. Pag na-timingan ni Kung ka na maayos. Tingnan natin kung paano nila. Pero, mukhang hindi pa naman to, ano, tapos para sa side nila. May chance pa naman, lalo na pag nagka-raper dito si Nico Baby. Eh, sugal na naman to eh. 2K na lang yung ano, yung kinakailangan na dito pera niya. 2K so, tapos. Kailangan niya lang isugal to. Oo. Sa level 25, ano kayang bubuhin niya? Okay. Di ko alam kasi kung yung strong dispel na yan, pag pinap mo yung battle dress, nadi-dispel niya Halbert. Sa tingin ko hindi ata eh. Hindi ata. Bakon niya na lang whirling access. Pero pwede niya kunin din yung ano, battle dress para pwede niya ma-dispel yung ano, yung nullifier.
last itong Fight Sidik, pwede naman siguro nyo kuna. Pero depende. Yan din yung mga pinag-sinisilip ko ngayon, yung mga skills na mayroong ano eh, basic and strong dispels eh. Mm. Kasi syempre, every, ano, eh, every detail counts eh, kapag nag-a-analyze ka ng mga laro. And Oracle, maganda niya, next item niya dito. E-Blade. Hindi na siya nag-ano. Ay, sir, hindi po kami ang nagmamapa ha. O nakakaila lang ba yung mga cursor? Pablo, hindi, tatago na namin. Yan. Pero item check muna tayo. Item check. Ayan. So, Fata. Kanina niya, gusto buhin yung Dominator pero di niya mabuhin. Hindi niya mabuhin, no? Si Deep naman going for Aeon Disc. Ego BB, Divine. Divine. May ano na dagger. Si Mars going for siguro BKB na to. BKB rin. Mata. Case cute, meron na siyang ano, parang hindi siya ma-right click eh, no? Scepter. And may agaves na dito si Kongka. Mm-hmm. So, tied yan, mamaya. Halberd din. So, tatlong halberd. Parang 8 troll. Mm-hmm. And Lifestealer going for ano, Blaton siya dito. And Milotor na dito si Tanks. Yan. Ano oras Civil War bukas? Wala po ano? Civil War mga sir. Sa ano na, sa 15 na yung Civil War. Mm-hmm. 15 po. Ayan, ang ating Grand Finals, March 15. Live yan. Hindi lang yung Grand Finals. Sa Cafe. Yung ano pa, yung parang lower bracket finals. Lower bracket finals. Uy, rapira. No star match pa ito. Uy, nakita dito si Mikoto. Alam ka, Mikoto, mabibigyan ka dito. Tingnan natin. Sige, bakbakin mo ngayon. Pumasok pa si FBZ with that primal roar. Ayaw nilang pansunin yung bounty. Wala akong pakilan sa nararamdaman mo. Pero op, Nico Baby. Nawala na siya ng tatargetin dito si FBZ. Ayun, nahigupan na chup-chup. Tingnan natin kung siya swerte yung dito alayan sa pag-respond ng ano. So, alam na nila na mayroong rapier. So, Roshan may respond in 1 minute. So, madedetermine natin yung respond time ng Roshan in 50 seconds. Tingnan natin kung swerte sila. So, pwede na sila kumuha dito ng mga neutral, ano, tier 4 neutral item. So, A yung disc para kay Death Prophet. Pwede rin siya makakuha dito, ano ah. So, tingin ko pwede, ay maganda makakuha niya dito. Yung spell prism o yung magic lamp. Magic lang, parang Aeon Disc na rin dun eh. Tama. Pero witless siya kung makuha ni Kungka, binigyan niya ata. Tier 3 na yan ha, tier 3. Kaya ano, Oracle. Aran Innocentio. Ang sabi niya, may tawa bang hindi na naglalaro ng Dota pero gustong-gusto manood ng tournament katulad nito at TI? Ako. Eh, simple lang siya masyadong Dota. Pero, syempre, hindi man nawawala yung ano dun, parang passion mo na manood. Oo, diba? Kasi ako, siyempre, hindi na ako naglalaro, pero ako updated ako sa patch, tumitingin-tingin ako ng mga heroes. Hindi naman porque hindi ka na naglalaro, hindi ka na mag-enjoy mo, ano, manood. Oo. Paano, mga Dota 2. Hindi, tsaka naramdaman ko na rin kasi yung pagod sa katawan. Dati kasi, kung maglaro ako, di ba, isang buong araw, minsan dalawang araw. Eh, ngayon, parang mga 3 games, 4 games, parang napapapikit na ako. Lalo na natutuwa akong mag-support. Parang, nung una, nagpa-practice ako mag-support, naboboring ako dun sa, ano, pag inaantok ako. Nakakatulog ako sa game eh. Yes, syempre, hindi ka ba ma-right click, di ba? Mga ganun. Dati, mga laruan ko, mga 8 to 10 games per day. Diba? Yung mga... Yan, hindi ko na kaya magawa yan. Yung mga kalahating maghahapon ko sa PNC. Pero hop! May narinig ako na swap doon. Pero napakaganda naman dikit nun. But there's another swap para dito ha, sa side nila. And Mikoto, yung Torrent Storm, ang layo niya. Pero si Hyde, pero yung patay yung Tiny rito. Yun, ang napaginita ng mga Mumu. Ako, and sila. Arena of Blood, Ride Remusel, naikabit siya sa pader. At binabakbak siya ng mga kanyang kalaban. Yun nga lang, mamamatay siya. Goship will be used as well. Walang tatamaan. And case cute. Ma'am, titipin na lang siya dito. Si Mikoto na, idikit pa sa puno. 3 man down sa side nila. Don't buy bucks are available. At hindi na sila sulit. Nakasabay dito kung Nika Baby dahil may Divine Chamel Leveler. Grabe attack speed. Dati na mabilis pupusok. Yung 25% na demolish damage sa building. Sobrang sakit. Plus lang attack speed, 50. Ayun, plus 50. Unit, yung Barracks and Roshan will be up in 45 seconds. So medyo mabilis. At least may natutunan tayo ngayon guys. Yung strong dispel, pwede mo siyang ma-dispel yung halberd. Kasi nakita ko kanina nung na-halberd si Troll, pero pagka-pop niya ng battle trance, nawala eh. So kaya naman pala ma-dispel yung halberd. Kaya pala. Mga strong dispel. Pero kung naka-trance ka na, kakakaya halberd,
Di pwede yun. Hindi, no. Yun ang dapat timingan. Ni ko, baby. Oo. Na, ano? Nagamit na dapat yung tatlong halberd. Nga, saka siya mag-pop ng battle. Ay, ilan ba? Tatlo ba? Apat? Tatlo, no? Tatlo. Si... Consider mo na rin ano to eh. Halberd to. Oo nga pala. Yung pag-cheating. Tatlong then, ano. Kailangan, nagawin niya na lang. Pagka-pop, before na may pop yung battle trance, kailangan yung BKB, syempre, diba? Tatlong disarm. Kailangan magamit yung tatlong disarm sa kanya bago siya mag-BKB. Pero... Ay! Pero may buyback naman siya. Ah, si Hanskin. Si Hanskin. Still alive and kicking. And Dream Musa, lalaban sila dito. Mikoto, yun lang, may babakbas sa dito. Diniko, baby. Denikado, yung Admiral. Dieback yan. He's down for the count. 120 seconds and counting. At naipasok pa nga yung SM Mall of Asia Arena of Blood. Double patay din dito yung Oracle. Immediately going for that buyback. And Nico, baby. Ayun na nga. Naklip. Teasing na naman siya force dito. Wala siyang force na pero meron siyang TV. Pata. Binabakbak. Ang laking bagay nung nangyari na yon kay Nico, baby. And dahil nauubos nila yung Alliance. Pero mag-aatrasa na sila dito. Kaya alam nila nag-TP na dito si Troll, eh papunta na. Hi! So pwede sila mag... Uy, pero... Baka mag-Roshan. Hindi. Sasali na lang ata sa bakbakan. Dream Muscle. Na ano pa siya dito? Nabato siya ng mga graba-graba. Wild Access will hit as well. Baka, Rage. Aray ko po. Dahil baka. And there you go. Huwag na natin patagalin pa. Good night, Irene. GG. Bye, Adria. Boom, Ivy. Nayari sila ng Divine Raper by Nico, baby. Sila naging biktima, hindi Aster. Oh. Isang sila doon. And sakto-sakto rin kasi Divine. Yung 25 na talo si Troll talaga naging unstoppable siya na dito this game. Although, sama naman, may game team.